Eh, pag-usapan po natin, ano, New Year's Resolution. Ito ay New Year's Resolution ng mga plant parents. Hello everyone! This is Sir Misunawa, Mini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel! And ngayon ay Pasko, araw ngayon ng Pasko. Pero kung mapapanood nyo to, baka hindi na Pasko, no? Eh, Merry Christmas po sa inyo mula sa aking puso at sa team MDP, no? At kami po'y bumabati sa inyo ng maligayang Pasko, pati po sa inyong mga pamilya. Kayo po ay mag-ingat kung saan man po kayo nandoon. And syempre, dapat laging happy, no? At ayan, ano nga ba pag-uusapan natin ngayong araw na ito? Gusto ko lang kayong masilip. At dahil pagkatapos ng Pasko, bagong taon naman, eh, pag-usapan po natin, ano, New Year's Resolution. Ito ay New Year's Resolution ng mga plant parents at yung mga mahihilig po sa halaman, ano, na talagang, ano ba yung naiisip natin. At pag ganyang may New Year's Resolution tayo sa ating mga halaman, eh magkakaroon tayo ng goal. Yan, sa susunod na taon. Ano pa ba yan? Wala naman tayong ibang naiisip kundi iwasang mapatay yung ating mga halaman. Yan, hindi ko na bibigyan ng pagkakataon na mapatay ko yung aking halaman. Pero minsan, imposible din, ano? Kasi talagang minsan nangyayari. At hindi natin inaasahan. Pero, hanggat maaari, pwede nating iwasan. Gumawa po ako ng listahan dito ng pwede nyo maging New Year's Resolution sa mga plant parents at sa mga plant hobbyists. And bibigay ko po sa inyo yan sa ating pagbabalik. Kaya kung ready na kayo, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP. At ngayon nga po, ibibigay ko na sa inyo yung mga possible na pwede nyong maging New Year's Resolution about dito sa mga alaga nyong halaman, ano. At para po maiwasan natin silang mapatay. Ano-ano nga ba yan? Unang-una, hindi na ako mag-overwater. O yan. Pwede nyo po yung maging New Year's Resolution kasi merong iba sa atin na talagang kapag nahawakan nila yung kanilang water sprinkle, eh talagang sobra-sobra na, no? Walang tigil at halos inaraw-araw na yung pagdidilig. At the same time, merong pag nakahawak ng hose, dilig ng dilig hanggang wala ng bukas. Minsan ganyan eh, kapag halimbawa nalilibang tayo, no? Intindihin po natin na minsan yung halaman po, kailangan po nila ng tamang-tama lamang, ano, na tubig. May mga halaman po na ayaw nung ganyan, ano, lalo na po yung mga halaman na nag-store ng tubig sa kanilang katawan. Meron naman din po iba na kailangan munang magpatuyo ng soil. Ito yung madalas natin na na-encounter, ano, yung overwatering. At sinasabi natin na yan yung talagang pumapatay sa halaman natin. Kapag nakakita tayo ng halaman natin na naninilaw na dahon, nagmamashi-mashi, at lumalambot, maaari pong nag-overwater tayo. Kasi ang overwatering ng halaman, minsan nakakasira po yan ng rooting system. At kapag nasira na po yung roots ng inyong halaman, yan po yung unang-una talagang nagiging dahilan para mamatay sila. Pumapangit yung mga dahon, at the same time, natutunaw po, ano, may mga ganyang halaman. Yung root rot na tinatawag o pagkabulok ng ugat, kapag hindi na po nagpa-functions yung roots nila, eh yan po yung talagang sanhi kung bakit nadededs yung ating mga halaman. Maging New Year's Resolution natin, huwag na tayong magdilig ng sobra-sobra. Minsan yung iba nag-i-schedule. Pero para po maging safe kayo, make sure na nakatuyo na po yung 1 to 2 inches po nung inyong topsoil, ano, para po may chance yung inyong halaman na makapagpahinga sa tubig. So yan yung ating number 1, hindi na ako magdidilig ng sobra-sobra. Sa pangalawa naman nating New Year's Resolution, hindi na ako magkukulang sa pagtutubig. Ito naman po yung sobrang busy tao na minsan bumili ng halaman dahil gustong gusto, pero ang nangyayari naman po ay nakakalimutan nilang talagang diligan dahil sa sobrang busy. Ang mga halaman po,
lalo na yung mga halaman na nag-store ng tubig, okay lang po sa kanila yan eh, yung madalang yung diligan. Kaya lang po, ang nangyayari po sa mga halaman, kapag sobrang na-dehydrate sila, maaari pong pumayat, maaari pong mag-crinkle yung kanilang mga leaves, and ang pinaka-worst po, yung dry rot na tinatawag. Ito po yung pagkabulok ng halaman dahil nawala na po sila ng tubig sa katawan. Importante po malaman natin na ang halaman, kailangan rin po yan ng tubig ano, para maging fresh. Siyempre, ang tao man yan, kapag halimbawa dehydrated ka, makikita mo naman pumapangit. At ang dehydration sa tao, ganun din sa halaman, nakakamatay din po. Sa pangatlo naman po natin, New Year's Resolution. Ito po, yung halimbawa nga kulang po sila sa araw ano, o hindi ko na ilalagay yung aking halaman doon sa lugar na walang araw. Dapat po nating malaman na iba't ibang halaman, iba't iba po yung pangangailangan. Merong mga halaman na talagang dapat naaarawan talaga sila, no? Meron tayong mga pag-iisip na kapag narinig natin, ito po, hindi kailangan ng araw. Pwede po siya indoor, yan. Kaya niya pong mabuhay sa loob ng bahay. Kahit zero light, pwede. Dapat malaman natin kung anong klaseng halaman ba yan. Kasi po, ang basic needs po talaga ng halaman is sunlight. At yan po yung ginagamit sa kanilang pagluluto ng pagkain. Yung tinatawag nating photosynthesis, yes. Kung wala po yung sunlight, hindi yan mape-perform. Importante po na mabigyan sila ng enough na sunlight. At the same time, pwedeng bright light. Maging New Year's resolution po natin na hindi na sila magkulang dun sa pangangailangan nila, yung sunlight requirements. Kung wala naman po at di maiwasan, maaari po tayong gumamit ng mga alternatives tulad po ng grow lights. Yan po, pwedeng-pwede natin gamitin. Sa pang-apat naman, ito naman yung over-over na pagbigay natin ng sunlight na minsan hindi na pala kailangan ng halaman ano. So, hindi ko na ilalagay yung halaman ko sa sobra-sobrang sikat ng araw. Yan. Doon po sa mga hindi pa stable na halaman, hindi po applicable sa kanila yung sobra-sobrang araw. Doon po sa mga halaman na nililipat natin galing sa pwesto na walang araw, papunta sa may araw, eh madali po yung manibago at maaaring nga ikamatay po niyan. Dapat po gradually, paunti-unti, tsaka po natin siya lagay dun sa bago nyong pagpupwestukan. Isa pong tricks dyan, eh yung ating pagbibigay ng morning sun. Kapag po morning sun, talagang maganda po yan sa halaman at hindi pa yan ganong nakakasunog. Pero pagdating po ng mga patanghali hanggang pahapon na sobrang sikat ng araw, eh sobra pong nakakasira yan. Maaari pong matuyo yung mga dahon at masunog. Maaari pumangit yung halaman nyo at maaari ding mamatay. Maaari pong gumamit ng net or kahit na ano pong protection para po kung halimbawang hindi maiwasan na talagang sobrang araw po dyan sa inyong lugar, eh hindi po sila masunog. At yung panglima natin, ito yung huling-huling nga New Year's resolution natin, iiwasan ko na silang dead maheng. Oh, ano yung iiwasan natin silang dead maheng? Minsan, nane-neglect natin yung ating mga halaman sa kanilang mga essentials. Ano-ano ba yan? Hindi naman na porket binigyan mo na siya ng sunlight, binigyan mo na siya ng water, eh, okay na yun, ano. Minsan, tingnan din po natin yung mga essentials nila, tulad po ng potting mix. Tama ba yung ginamit nating potting mix? At minsan rin po, kung maganda yung ginamit nating potting mix ngayon, baka sa susunod na mga araw o linggo, buwan, eh, hindi na po ganun na kaganda yung potting mix nila. Kasi po, yung mga potting mix po natin, nakukonsume po ng mga halaman sa araw-araw yung mga nutrients. Kailangan po, ninonourish din po natin sila pagtagal ng panahon. So ano pa aari natin gawin dyan? Maaari natin dagdagan yan ng mga pampataba tulad ng fertilizer, yan. Pwede po tayong gumamit yan. Or pwede nating i-amend yung lupa nila. Importante po na mabigay nyo pa rin yung nutrients ng halaman. Kasi kung hanggang umpisa lang po at hindi natin isusustain yung mga sustansya na yan, maaari po silang pumayat at pumangit. Dapat keen observer din po tayo dun sa mga nangyayari sa ating halaman. Tulad po pag nakita nyo yung dahon niya, eh may mga problema tulad ng fungus, peste,
insect, ayan po yung mga problema natin na minsan pinagwawalang bahala natin sa halaman. Kapag po halimbawang affected yung halaman natin ng fungus, syempre po fungicide. At make sure po tanggalin na po yung mga area na may fungus dahil yan po yung mga sakit ng halaman na talagang kumakalat at mailayo yan sa ating mga plants. Importante din po na kung halimbawa mayroong mga insekto sa inyong halaman at mga peste, sprayan nyo po siya ng pesticide or insecticide. Ano? Actually, ito nga pong mga halaman natin, minsan binigay mo naman sa kanila lahat, bakit ang pangit pa rin? Tapos minsan hindi mo naman kasalanan yung pagkakamali, pero may mga other factors or other elements na talaga nagpapangit sa kanila. Katulad po ng mga unwanted visitors, no? Minsan, nabubuisit tayo na yan, meron dumarating na mga ganyan at sinusubok at pinapapangit yung mga halaman natin. Ayaw man natin silang mamatay, pero dahil nga meron mga elemento na pumapasok sa ating garden na nagiging sanhi ng kanilang pagkamatay, eh wala na po tayong choices, ano. Pero pwede po natin yung maiwasan sa pamamagitan po ng pagiging keen observer, at syempre titingnan din po natin kung ano yung nangyayari sa kanila. So yan lang naman yung limang New Year's resolution sa tingin ko ng plant parents, ano. Kung may maidadagdag pa kayo dyan New Year's resolution, i-comment yun na lang po, ano, para mabasa din ng iba. At yan, maaaring nyong i-apply yan sa inyong mga sarili sa susunod na taon at sa mga darating pang panahon para mapaganda nyo inyong mga halaman. So yan lang naman yung ating video for today. Thank you so much sa inyong panonood. At syempre, salamat po sa lahat na nagla-like, nagsishare at nagko-comment, ano. And panibagong taon na naman dito sa ating garden. Kasama nyo sa mga hindi pa nagsasubscribe, ha. Kung bet na bet nyo po yung usabang halaman at gardening, eh mag-subscribe na po kayo. Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads. Pati po sa iba't iba nating social media accounts, ano. Sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages, search nyo lang po Hermie Sunaho or Mini Dino Park and Eco Garden. Makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga MVP, and this is Hermie Sunaho nagsasabi po sa inyo ng happy planting. Bye-bye!